Speaking of isigaw si Isko, meron po tayong isang boses dito na talagang ang lakas sumigaw para kay Isko. And this is the time that we're going to give the mic over to her. I hope she's ready. Kasi actually, I've been seeing a lot of her posts and I know that she's being a very, very staunch supporter. Like I said, pagkatotohanan, hindi ka maliligaw eh. Pagkatotohanan, hindi ka talaga maliligaw. Ang ending mo talaga, kapayapaan, at mapapaswitch ka talaga kay Isko. Ako, yun ang nangyari sa akin eh. I had doubts before, but now I have no more doubts. Kung kayo po, meron pa kayong mga agam-agam at pag-aalinlangan, well, listen up, because next up, we have a voice for Isko who's going to be just sharing all of her beliefs. So I would like to call in front, please, one of the loud voices for Isko. Please put your hands together for Miss Vivian Velez. Miss V. Magsasalita pala ako tonight. I don't know if I'm going to be coherent, you know, after drinking a half bottle of vodka. but, you know, it's supposed to be a celebration. But before that... Alam nyo, gusto ko lang munang sagutin ano, yung si Jimmy Bondo kanina nung sinabi niyang medyo nahuli siya nung pagpasok niya kay Isko. But may kasabihan po tayo, huli man at magaling na ihahabol din. At not only that, no, huli man siyang dumating, pero isang magaling na taong dumating. Kasi, di ba tama yun? Hep-hep, hooray, Jimmy! And you know he was really a big boost. Parang talagang kumbaga sa COVID-19 vaccine eh, booster siya dito sa ating camp dito sa ating Isko. Alam niyo, ikukuwento ko lang ng konti because nagpo-post nga ako dito sa Facebook, medyo active tayo no sa Facebook. But pag nag po-post po ako ng about Isko, ang hinihintay ko po talagang mag-like eh si Jimmy Bondok. Totoo yan. Kasi, you know, he's one of those that I really respect when it comes to, you know, the way he thinks. Napakahusay na tao. Nakasama ko siya noon sa campaign kay Duterte. At hindi ko talaga matatawaran ang kanyang paninindigan. So napaka-importante na makasama ko siya dito sa Isko camp. Kaya nung nag-like siya talaga, eh talagang napadasal talaga ako. And I was, you know, really thanking God. Sabi ko na at least, you know, one of those, kumbaga sa isang ship, di ba, na nakuha natin. So, I know, I cannot, gusto ko nga sana pag-usapan yung mga issues, no? Definitely, you know, what happened this morning, napaka-importante po kasi yon. It's really a manifestation of what an evil intention na nangyayari. And I was happy that it happened, you know? And syempre, they're playing the gender issue. And of course, they're playing the pa-victim effect, no? You know, I'm a woman, and, you know, cut the bullshit. Because, really cut the bullshit. Kasi hindi po totoo yan. At wala pong katotohanan na nagiging victim ka kung ikaw ang nakakasira sa mga tao. You know, so, cut it out. At, syempre, hindi naman natin masasabing ganun-ganun na lang, no? But this is a campaign. And sabi nga natin, you know, this coming May 9 election, and we keep on saying, napaka-importante, napaka-critical, pero yan ang katotohanan. We cannot afford another 6 years of nothingness. We cannot. You know, parating nilating sinasabi na, you know, God willing, if somebody will win, and sabi nga nila, the goodness always win, but that's not the truth. Real talk tayo. Kung mananalo, yung may mga evil intention. Siguro God is,
you know, telling us that we have to learn something. That the Filipino has to learn something. Pero kung ang mananalo, eh yun dapat, karapat-dapat, then that means we are in God's mercy. So, tama po yung sinasabi ni Mayor Isko, ni Yorme, na may awa ang Diyos. Bakit si Isko? Because I think he is the most prepared, the most capable candidate of all of them. Real talk to, isa-isahin po natin yung sinasabi nating resibo, totoo po yung resibong yun. Magpakitaan po tayo ng resibo. Sabi nga nila, sino ba yung nagsabi? Attorney ang resibo. Doon sa Senate hearing. Anyway, yun lang po. I don't want to dampen the spirit. Alam ko, medyo go, go, go tayo. We do have to celebrate. I want to celebrate everyone, each one of you. Because lahat na nandito at lahat na nakikinig at lahat ng sumusuporta kay Mayor Isko, kay Yorme Isko, that means we are the critical thinking people. Kasi tayo ang nag-iisip. So isigaw natin, sino? Okay, marami pong salamat. Thank you, and thank you, Jimmy. Thank you for all of this. Thank you. Isigaw mo na si Yorme ang dapat magpresidente. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo ang pangarap lumaya sa teleserye. Isigaw mo na si Yorme ang dapat magpresidente. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo ang pangarap lumaya sa teleserye. Isigaw mo na si Yorme ang dapat magpresidente. Mahal kong Pilipinas, ito na ang oras. Isigaw mo, Isko. Isigaw mo, Isko.